in New Zealand. Thank you guys for watching my video. And this time again, I will be here in the farm of Sir Isidro Quilla. Hello po. So, bibigyan ko lang po kayo ng background po ni Sir Isidro. So, Sir Isidro po is been here in New Zealand for almost 10 years this coming May. And then he have also experienced a dairy farming in Denmark as a practicum. Yeah. And nagtapos po siya as agriculturist, major in animal science in the Philippines. And then he comes now in New Zealand. So na-apply po niya lahat yung mga learning na yan why he become one of the prestigious farm manager here in New Zealand. Yeah, so once again, our guest for today, Sir Isidro Quilla. Yeah, sir. Hello po, welcome. Welcome po. Yeah, so, so this video, sir, ipapalabas natin to YouTube and then to give more informative videos to our farmers, especially to those farmers na dito na sa New Zealand. And of course, they want to step up to much higher position na meron ka ngayon na sa farm manager. And then for those dairy farmer din na nasa Pilipinas pa na they want to go here in New Zealand also. So ano ba talaga yung mga skills and the right attitude for them para makarating talaga sila dito sa New Zealand? And then sir, gusto lang namin malaman kung ano ba talaga yung experience mo as a dairy farmer at kung paano ka talaga nakarating dito sa New Zealand. Ano ba yung background mo talaga? Pinarating po kami ng magulang namin na partner. So, yung tatay ko po ay isang integrated farmer. So, nag-breed siya sa panahon ng SMC, sa Miguel Seeds, sa Miguel Corporation na Seeds. Mm-hmm. Ngayon ay pioneer na, potential siya nag-breed. Okay. Tapos, may mga baka kami, minsan nagka-cowboy din yung tatay ko kasi cowboy din siya. Okay. May palayan, may kabuhan. Lumaki kami ganyan. Pero hindi naman talaga yung pangarap ko. Pangarap ko maging electrical engineer. Pero yung tatay ko, sabi niya, hindi mo yun kaya. Eh, sabi ko, abay, kung may numerong dumagaan sa mata ko, hindi na yun nawawala. Ganyan yung ano eh, punto. Pero ang nangyari pala, ay hindi ko na nalintana ng ang ibig sabihin ni tatay, hindi namin kaya yung gastos. Kasi kami nga lang siya. Okay. Wala pang gugol nun. Kailangan magigagawan ka ng libro dun sa, ano, sa library. Uh-huh. So hindi ko kinaya. Dalawang taon na ako sa engineering. Ayun, lumipat ako ng agriculture. Pinili ko na yung animal science kasi lumaki akong ano, lumaki akong may ano na, may relasyon sa mga hayop, may kaming kabayo, may talabaw, may baka, may baboy. So, nung nasa agriculture ako, naging rodeo aficionado, so naglalaro ako ng rodeo para sa university. At naging involved ako sa ano sa pagpaparming ng dairy kasi may dairy din sa ano sa university. Ang nangyari, nung nag-arit ako, hindi lang ako nag-giri. Ano ako, punta akong bataan, nag-babuyan. Ano yan, sa trabaho na ba yan? No? Oo, sa trabaho. Okay. Nung nag-arit ako, bataan, kilang lupihan. Oo, nababuyan ako dyan. Ngayon, nag-trabaho ko ng babuyan. Bigla na lang may kakilala kaming nasa Denmark na may link sa offer ng gobyerno na pwede kang mag-practicum doon. Nag-apply kami, luckily na nakuha kami ng ano, ng slot. Yun, mula ng Denmark, nakuha ko yung skills ko lahat doon. Mostly sa Denmark, ang naibigay sa akin ay machineries. Driving. Okay. Oo, lahat na machineries. Modernized. Oh, modernized. So, ang pinaka-ano ko doon, yung driving with the trailers at saka implements. So, kahit ganong late na butas yan, papasokin namin yan doon. Pero dati na ako nangiyak doon kasi yung amo ko eh hindi rin ganun kapasensyoso eh sa Inglesan pa lang, hindi kami nagkakaintindihan kasi
yung English namin may ano eh, sa kanya may punto, sa akin may punto din. So, iba klase. So, ang nangyari, kahit pinapagalitan niya ako, sabi niya, uwe! Sabihin niya sa akin, uwe, papanguin ako. Sabi ko, hindi ako uwi, ago ako dito. Titingnan ko kung anong diskarte niya. Yun, natutunan. Nung dumating ako dito sa New Zealand, kasi nag-isapobir lang ako ng Pinas, ipad kaagad ako dito, 2013. So, ibig sabihin, yung application mo doon pa ako sa Denmark. Sa Denmark pa talaga. And then diretso ka na. Isang buwan sa Pilipinas. Okay. Tapos lumipat ako dito. Nung dito na pinasakay ako ng amo ko ng traktura, sabi niya tuturuan kita ng pag-aabono. Nung pinapartner niya sa akin yung yung trailer doon sa ilalim ng sideo. Ito yung sideo, nakaganito yung traktor ang gusto niya, ganun po muna ang traktor bago i-atras. Siniti ko kagad abante ako siniti, bang! Sabi niya, ha! ang nangyari, ganyan pala ang skill ay nabibuild up. So nakuha ko yung driving skill ko doon, sabi niya, hindi na kita kayang turuan. Hindi na kita kailangan turuan. So ano ko na lang sa inyo yung spread rate, distance. Tapos dire-diretso na. Ngayon, ang nangyari, nung nagtrabaho ako sa kanya, dumating ako ng May, pagka-July, sabi niya, tatakbuhin mo itong pan, Manila. Ha? So, nung sinabi niya, sir, mga ilang buwan ka pa rin yan sa New Zealand? Tatlong buwan pa rin yan, ha? Pero yun May, June, July. Birthday ko yun, sabi niya. Pero ano yung unang position mo nung Assistant Herd Manager? So, dalawang taon. Okay. Pagka tatlong buwan, pagka July, tinulungot akong manager. Okay. Nilads yung motel. Sabi ko, sa Denmark, pag nag-load kami ng feed doon, yung wigo namin may whistle. Pag tama na, kasi... Pag may whistle. May whistle eh. Dito, wala akong alam eh. Parang Pinas lang din, papakainin ko yung bata. Pero may background ako ng mga protein, mga ganyan. Pero yung dry matter wala talaga. Ngayon, katapusan ng Agosto, inano nila ako yung binisit ng advisor. Tapos, in-audit. Wala akong masabi. Sabi, ano ba yung pastor cover moderates? Ano ba yung pre-place? Ilan ba yung dry matter? Wala akong masagot. Sabi na nga mo po, ako na sasagot dyan. Hindi, wala namang alam si Isidro nito. Aba, na-insulto ako ng pre. Na-insulto ako. Sabi ko, aba, dry matter lang yan. Kung bigyan niyo ako ng papel at saka bullpen ngayon, i-breakdown ko sa inyo yung glycolysis at saka split cycle. Yung metabolize na talaga. Yung ang energy ay aanuhin na ng atay. Yung ipaprocess na para sa ano. Yung kaya ko yun. Glycolysis, sisimula ako ng 6 carbon. Doon sa split cycle, sisimula ako ng magsisimula ako ng acetyl-CoA. Sabi ko, aba, huwag niyo akong ismulin. Nabuwang ako sa panahon na yun. So, ganun ang ginawa nila sa akin na na-insulto ako. Hindi pa nga ako pinagalitan, na-insulto na ako. Lalo na pinagalitan ako. Nabuwang ako. Computer. Online yung asawa ko, hindi ko yan inaano. Nasa dairy engine ako. Research. Ganito pala. Bumili ako ng heat meter ko. Yun, nung bumili ako ng flickmeter, inaano ko na, ina-apply. Abay, hinihintay ko yung gatas. Abay, tumatama, pre. Ito, tumatama. Pastor. Ngayon, nung natutunan ko na, in-audit ako nung September, may na-report na ko, October, may na-report. Nung nag-scan kami ng January, 25th ng January, 3.1% interest rate. Yun yung baba ko. Yan, ang baba. Yun. Lumaki yung ulo ko, lumaki yung tahinga ko. Sabi ko, aba, huwag nyo na ako mismulin. Yun, manager na rin yung visa ko nun eh. Ang nangyari, talagang nahahabol ko kasi ito yung diri-inzid na yung sarili pa akong diskarte. Sabi ko,
gagapangin ko itong baka. Eh, talagang utilization kasi ang focus ng androgog advising ay pinipisensi condition. Ang pada, binibigyan ko yung baka ng ano, ng kalahat sa ating gabi. Pinapamidnights na ako, busog na nga sila, kakain pa sila. So, sinisingitan niya, so kinising ka ng ating gabi para magpuksag mo. Ako pala mag-isa nun eh. Hindi, ano? Ngayon, ang nangyari, nung nagtapos na yung taon na yun, ang production na sa loob ng 18 years na pinatakbo nilang farm na yun, na ang pinakamataas nilang production is 118 milk solid, kilograms milk solid, 1,000. Narating ko ng 152. That's 32% increase. So, 152,000 kilograms of milk solid sa unang taon. 152? Pangalawang taon, nagiging 159,900. Tapos ang break-even namin noon, 80,000. Break-even. So, muntik nang nadubli. Yung 118 nila, ang layo na. Yung humingi ako ng increase, sabi ng boss, what's that increase for? Your family here. Sabi ng boss ko, bakit? Bakit ako pumili? Saan sila pumunta? Nandun ako. Pagkain ko, libre sila yung mag-provide. Sasakyan ko, libre sa kanila yung provide. Internet ko sa kanila, gawinti sa kanila. Sahod ko, wala pang nagsasahod ng 1700 sa panahon na yan. Yan ay usahit mga 10 years ago yan. Oo. 1700. Net yan. Oo. Wala pang nagsasahod ng ganyan. Nagsimula akong 1358. Tapos pagka, tapos ng dalawang buwan, 1700 na ako. Grabe. Ah, sabi ko, aba, hindi na to mo, ano, nandito na yung pamilya ko. 2014, nandito na sila. 2015, lumipat akong mata-mata. Ang nangyari, kung lumipat akong mata-mata, so charge, 340 na baka ako lang mag-isa. System to, ang nangyari, old school farmer. Ang discarte ko, ako lang naman mag-isa eh. Pero nakikialam din yung amo. Pumirma sila sa third party kasi ako, mula nung nag-manager ako, pinapapirma ko yung amo ng third party. Walang dalawan. Discarte ko to. Pero nakikialam din sila. Pero sa takbo naman ng farm, sinusuportahan nila ako. Umingi ako ng ano, may ano kasi yung deranged nun na kung may sarili kang incubator ng ano, nalalaman mo yung anong mikrobyo sa nalalaman mo yung gamot. So, list na gastos ng gamot. Tapos doon ako una talaga na nagka-certificate ng walang grip. Oh, low grip. At saka ang somatic ko ay 81 the whole season. Kung 100, kung 100 din dito, 81 ako doon. So, talagang mababa yun. Linawin ko lang, sir, ano, para sa mga viewers natin. Okay. Pag sinabi soul charts, paano ba yung operation niya? Ako lang mag-isa. Pwede akong may driving milker, pero walang pakialam ng boss. Ikaw lang talaga. So, 24-7 talaga? Oo. Ikaw talaga yung may out ng form talaga? Tapos, papasok lang sila pag-iok mo. Okay. Tapos, direct ka sa advisor. So, kukuha ka ng rotation planner mo, advisor, hindi sa kanila. Pero ang nangyayari, kasi yung school parang sinabi ko, may kalindaw sila. Uy, may kalindaw sila. Sabi mo, ang baka sa katagalang tao nandito, bakit nandang pangit pa rin? Tarun mo na yan. Doon ako nakaraan na spray na residual 2-4, 2-3. Grabe na lang ka sa residual na yan. Grabe na lang ka sa hindi naman is lose packing rate, pero wala sila pakialam ng gamit ng urea. Tapos yung lupa ng ward bill at saka yung rainfall, ang ganda dyan. Ang ganda talaga. So, yun yung nangyari. Ang relasyon naman namin ng amo, okay lang talaga. Pakialam mo sila, pero masaya naman sila sa servisyo ko. Ang ano lang talaga nila, ako na-train ako nang din mag-jogging si nagalit ako, nagalit talaga ako. Kasi yung amo ko dun sa din mat, galit pa, galit talaga eh. So nagalit, sabi ng amo ko sa
natamata, sabi niya, pag nagamit ka, wag ka lang sumigaw sa amin, sabi niya. Nag-iusap. Pero, nung ano, nandun ako eh, kasi yung, dahil yung ano, yung community ng Pilipino, ang dami, ang daming tao kada araw sa bahay ko. Eh sabi nila yung bahay mo, pag pamilya lang yan. Pag ganyan karaming tao kada araw, nasisira yan. Eh kami nasisira dyan. Pag ganyan, eh tutulak namin yan ng bakit ng traktor. Doon ako na-open. Tapos pangalawa, dumating yung amo at dumating yung kapatid ko, yung nasa ano, sa Latiga. Dumating yan, tapos yung farm na nagbigay sa kanya ng isa ay ibibinta. Sinabihan ng amo ko dati. Kasi pinapasok siya doon sa dating amo ko. Sabi ng amo ko, Raynan, tell your brother that he will come back. We will like get this mark here. Nasa market doon talaga. Nasa market. Oo. Tinawagan na doon ang brother ko. Sabi, Tol, eh, babalik ka ba na dito? Sabi ko, oo. Eh, iba, eh, ibang bahay dito. Eh, ayaw ka. Wala kami problema sa ano, ha? Ang gusto ko sa Batamata is, inallowed nila ako na, dinilahan nila, sinuputahan nila ako doon sa incubator. Ng quality talaga. So, nalaman ko yung, anong klase yung mga, sa scientist, anong klase yung mga, yung mga mikrobyo, yun nalaman ko doon. So yun yung isang naging ko. So hindi lahat ng bad things ang makakomment ko sa pinanggalingan ko kasi ang nangyayari. Iba pag umalis, bad things eh. Sa akin, gain naman. Gain ko doon sa unang amo, pasture. Gain ko sa pangalawa, new quality. Tapos, kung i-evaluate natin sa ano, so every stage, na kung saan ka nagtrabaho, may napupulot ka talaga na may new skills talaga na nag-develop sa'yo. Ano? Hindi pag di-repartner ka, hindi yung kasabihang tapos na. Hindi ikaw yung complete na nandyan lahat sa iyo yung skills. So natutunan mo yung skills to practice. Practice talaga. Yung talagang ano. So after that farm, so ito na. Hindi, lumipat ako doon sa bus ko. Yung dati? Oo. Okay. Nung nag-settle down, eh, iniwan ko yung brother ko doon, siya nang manage, lumipat ako dito. Nung lumipat ako dito, under development siya, so nabaon siya sa tubig, lububog siya ng tubig ng tatlong araw kasi may cyclone noong 2017, January. January yung play. Nabaon to sa tatlong araw, so walang pasture. Yung so itong property ba sir bagong binibay ito no bagong binibay ko kasi parang nagpamit mo parang wala pa siya sa organization ano parang hindi organized so bagong binibay siya bagong binibay binili kasi nalugi ang may-ari tinikover ng bangko kumbaga reservership so natinder instead na ganyan yung binta nila binili ng amo ko ng Jumas Bumatura okay so bagong bili, so under development. So, usapan ng amo, okay, ang sahod is hindi per baka, hindi per per cow, hindi per sulit. Yung sahod ko sa usapan, kasi nahipag-usap ako sa mga ganyan eh. So, ang sahod mo per development. So, ano ang mangyayari na development dito? Kasi hindi naman niya alam na pwede siya kikita sa dairy. So, ang amo ko is isang developmental engineer sa King Country noon. Yun yung trabaho talaga niya, ambience yun. Kandisyon talaga yung trabaho niya pinakamain. Hindi siya farmer. Hindi, farmer. Dito na siya natuto. Okay. Nagpra-practicum siya dito, pumunta dito. Oh. Kami na yung nagtuturo. Oh. Nagpra-practicum siya. So, ang usapan is ang development yung ano, yung basehan ng sahod. So usapan apat na 400 na baka lang sa 200 effective noon, 240 kasi yung iba, ano pa, masukal yung iba. Yung nasa 30 hectare, sukal pa talaga. So okay, ganyan yung usapan. Pero sinabi ko, ipirma ako ng kontrata pag bigyan mo ako ng history ng kwan. Naiintindihan naman niya yung hinihingi ko kasi yung advisor ko na gold consultancy, ang gold consultant,
sabi niya, pag maghanap ka ng pan, o lumipat ka ng pan, o may pan ka, ang una mong hanapin is history. History, ah. History, hindi lang basta-basta history. Lupa. Lupa talaga. Walang iba, walang mangyari dyan, walang lupa. So, history ng lupa. History ng lupa. Sumintis. Sumintis, ang inanihingi. Sabi ng boss ko, wag na kasi nagpa-sprint na ako ng seeds gamit ng cockpit. Sabi ko, aba. Okay. Kaya-kirma ako pag first of June. Eh, nung dalawang linggo, bumalik ako dito eh. Wala pang damong tumubo. Tumubo konti, patay. Sabi ko, swim test. Sabi niya, hindi, magkaka-sprint tayo ng traktura kasi medyo, ano na, medyo dry na. Aba, yung mat ng mga traktor, eh, talagang ang lalaki. Kasi, babaon. Oo, nababaon. Eh, wala pa rin tumutubo. So, doon na, nakinig na siya, sabi niya. Sige, swim test. Nung lumabas yung swim test, ang baba ng NPK, so below maintenance, ang P is nasa 30s lang, ang maintenance is 60. P is nasa 20s lang, ang maintenance is 40. Ang N is nasa 9. Tapos, general sa PH, halos-halos, 4, kundi lang yung 4-5. Usalos 4, talaga nga sili. So, ang nabubuhay, yung mga native lang na... Mga weeds. Mga native na damo, kasi alam na nila yung weeds eh. Yung seeds, oriented na sa weeds. Pero yung mga hybrid, wala yun, patay yun. So, sabi niya, siguro, patakburin na lang natin kahit ganito kasi wala akong budget. Sabi na namin, okay, dito na pumasok ang budgeting. Sabi niya, sabi ko, saan na yung budget mo? Yan, haya ka na. Luther, bang! Ganito budget. Sabi ko, okay. Capital investment, bahay. 380,000, kaninong bahay? Sabi niya, di ba, kinausap kita, yung bahay ng manager, 380,000. Sabi ko, okay. O, sabi ko, yung bahay na luma at malaki, kaya ko yung tirhan. Yung bahay nga namin sa Pinas, sira-sira, aluhin na ng hangin. Lumaki pa kami nun. Hindi pa sa amin yun. ito, malaki na to. Gagamitin natin yung pira niya. Sabi niya, kung pinak, sabi ko, 380, naklay namin, zzzup! Tumubo yung mga damo pre. Yung 400 na bata, naging 700. Kasi, walang nakaring na damo. Sa first season? First season, oo. Okay. Usapan, 400 lang, tatlo kami. Naging 700. So, ang nangyari, nung nag-700 na, once a day, so yung first operation nyo, yung first year operation, once a day throughout the season? Dalawang taon. Dalawang taon yun na once a day siya. Development. So more on development talaga ng land talaga yung ginawa. Pasture development. Open naman siya. Unang taon, ako lang ata ang kumita. May bonus ako kasi nasa usapan naman. Siya, nalugi siya ng 79,000. Pero sa capital gain, yung ano dito, valuation na 9 million naging 9,130. So, kumita siya ng 130. Sa valuation, valuation. Nung nakarang taon, naglagay kami ng bahay na bago, naglagay kami ng another fertilizer para tataas pa yung maabot kami sa mas mataas sa 60-70 sa potassium na level. Umabot na siya ng palapit 3 million. Yung worth, yung valuation ng property. So, umakyat ng umakyat. Pangatlong taon, yun na, umano na. Parang, hindi naman pa fully developer, nandiyan na talaga yung pasture. Chipon na rin yung stocks ko. Kinonvert ko na ng twice a day. Pero yung twice a day, ang system niya is twice a day hanggang December 25, 24 yung old cow, pero yung young head is once a day na ng October 16 pagpasok ng bull. Pagpasok ng bull, once a day sila kita. At saka yung mga lights, yung matanda na mga payat. So, yun.
unang taon na na-hit namin yung 1,000 solid, 1,900 solid per direkta. So, na-hit namin yung 286,000 na solid dito. Ang history dito, kasi itong farm na to is OCD na siya since 2018. At 2008. OCD na to. OCD na to. So, ang pinakamataas na production niya is 2013. 578 solid per hectare. Per hectare. Ang unang, unang taon ko 720 per hectare. So, umangat na kaagad na alis 200. Para noong taon, na naging 1,007. Ang laki. 1,007. Oo nga, 1,007 per hectare. Per hectare. Alis 500 yung interest mula nung in-cover niya yung farm. Tapos biglang naging 256. Tapos hindi na namin nabutan yung 256. So, comparison, may ano talaga. Pero ang nangyari, ang hirap dito, walang amo. So, ano to, ang tawag dito is, hindi naman surcharge talaga. So, ang tawag dito is, another term ng mga local dito is autonomous management. Pero tinatawag nila to na Opsman. So hindi lang basta-basta ang manager pero Opsman, operation. Pero yung operation kasi applicable siya sa maraming shed. Pero isang shed lang kasi to. Pero ang nangyari, in-involve ako ng amo sa financial. So labas sa accountant namin, yung lalabas at saka gastos at saka bills, dadaan sa akin lahat. So ako yung nagkocontrol. So ibig sabihin yan, sir, kung titignan at susumahin natin sa porsyento, ilan talagang percent na ikaw na talaga yung nag-operate talaga ng farm by yourself talaga? Yung decision maker. Na ikaw na yung decision maker. Swerte din ako, pre. Kasi bawat ano, may bawat amo ko, pangatlong amo to eh. May contribution sila sa akin. Yung pinakaunang amo ko, pasture. Pangalawang amo, milk quality. Uh-huh. Ito, financial.